Okay, welcome po sa Sabonita Boy again. Welcome on board sa inyo sa aking channel. Bali, ituturo ko po sa inyo yung paano kumuha ng SID at SRB appointment online. So, yun po mga kaibigan, mga kabaro, andito naman ako, no? So, kung makikita nyo dito sa Maritime Industry Authority sa Marina, pagpasok nyo dyan, may makikita kayo sa gilid na advisory. Pakibasa po mabuti po yan bago po kayo mag-fill up ng application. Mamaya bibigay ko sa inyo yung link sa description. So sa mga ano renewal tsaka sa bago, nakalagay po dyan bali ay kailangan nyo po kumuha ng new po ang nakalagay lahat ng kukuha ng SRB at SID. Yan, nakalagay po, basahin nyo po, maigi po yan. At tayo po ay dediretso na sa ating online service ng Marina. Ito po bali, makikita nyo sa unang page ng online nila. So, pagkatapos nyo po yan, makita, mag-agree po kayo dyan. Ayan, bali lalabas po dyan yung kung saan po kayo kukuha ang SRB nyo o SID, kung saan lugar, kung sa kung anong schedule na gusto nyo kuhanin, pero meron po lang na slot dyan na hindi po talaga kayo pwedeng kumuha dahil sa ngayon po napakadalang ng available ngayon. Tinignan ko niyo yun, yung March 11, tinignan ko po yan, wala. So March 12 po tayo, yan lang merong schedule. Kaninang umaga lang tinignan ko, meron pa yung 9 o'clock eh ngayon wala na ya. Kaya yan na lang kinuha ko, pero importante kasi makakuha kayo na mas maaga hanggat sa makakaya natin, no? So pagkakuha nyo na schedule, may nakalagay dyan renew, may new, yan renew on board yan. Pero kuhanin nyo new at kunin nyo rin yung both, yung seafarer identity document tsaka seafarer record book. Yan, kunin nyo po yung both kasi pag kinuha nyo lang po yung renew, may lalabas po dyan na hanapan kayo ng SID. Wala pa po kayong SID. So, kunin nyo na po yung boat. Tsaka nakalagay dun po sa una pa lang, sinabi ko sa inyo nga, na kailangan nyo kunin yung bago na SID tsaka SRB. So, ito po yung mga pipilapan. Ayan, pinilapan ko na, binilisan ko na para ano, para po mabilis na yung ano. Kasi ayoko rin tumagal-tong video na to para di kayo maboring. Tsaka para makita nyo kung paano gawin ng maayos. Kailangan bago nyo pinipilapan to, pilapat nyo na maayos, basahin nyo na maayos. Dahil yan po ay inyong legal documents po. Yan. Pilapan po natin. Check po natin mabuti kung tama po yung inyong pinipilapan. Dito sa ano, nagkaroon problema ako dito, hindi ko malaman kung kasi yung tawag dito, yung province tsaka yung municipality ng birth, sa birth ko ang nakalagay ay ano, hindi Peña Paranda, pero yun na lang tinilagay ko, siguro accepted na yun. Kasi nung nilagay ko yung Gapan, mas lalong hindi ma-accept yun dahil malayo yung Gapan sa Peñaranda. So dito naman, yung email nyo, ilagay nyo mabuti kung tama. Tapos sa educational attainment, yung ano lang, yung sa kayo nag-graduate, kung anong yung tinapos nyo. Yan. Ilagay nyo lang dyan kung anong school ang ano, saan kayo nag-graduate na school. Tsaka kung anong degree. Yan. Basta lagay nyo lang ng tama. I-check mabuti sa pag fill up ng form. Dahil chine-check yan dun. Tapos, enter course. Siyempre, kung yung kurso mo hindi katulad ng kurso ng mga marino, lagay mo dyan yung non-maritime siya. Tapos, kailangan alam nyo rin kung kailan kayo nag-graduate. Yan, kung may
Ito, itong NBI clearance validity date na to, nakakadepende naman yan siguro kung nalagay nyo. Wala namang asterisk na rin. Pero kung meron kayo na recent, ilagay nyo na rin yung NBI nyo hanggang kailan ang validity niya. Lagi naman 1 year yan. Kakuha ko lang. Ayan. So, Marina License, Employment Profile. Ako, wala na akong nilagay dyan. Kung meron kayong COC, COE License Number, lagay lang dyan. At ang issue date. So, ako wala dyan. So, next mo dyan is Contact Person. Kung sino yung kailangan mong kontakin. Ayan, si Esmeralda. Ayan, si Commander. Ilagay mo dyan. O kaya si Nanay, kung ikaw ay single. Huwag na si Girlfriend. Basta si Nanay na lang. Si Nanay mo, si Tatay mo, o si kapatid mo kung ikaw ay single. At kung ikaw ay may asawa, syempre kailangan ilagay mo ang number ng iyong asawa. Yan. Ang address niya kompleto, kung saan siya matatagpuan, kung saan lupalop siya nagtatago. Yan. Para meron din para malalaman agad nila kung saan nagtatago ang iyong Esme. Yan, ilagay niyo mabuti diyan. Buuin niyo na. Ay hindi, kahit hindi yata buo yan, pwede na. Basta ilagay mo lang dyan kung ano yung tama lang para magkasya. Yan, bilisan na lang natin yan. Whoop. At dito na tayo sa scan yan ng mga documents. Kanina nag-scan ako ng mga documents ko, tinapos ko na. So wala na akong gagawin pa kundi i-upload ang mga in-scan ko. Tulad nyan, ang yung original SRB mo. Yan. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano mag-scan ng mga documents using your phones only. Ito po ay ginamit ko lang. Dito is phone lang, yung iPhone ko. Pwede rin sa Android yan. Yan. Lahat ng documents na in-upload ko dito sa online na to is ginamit ko lang yung phone ko, yung smartphone ko. Yan, meron mga app dyan na pwedeng gamitin. Mamaya ituturo ko sa inyo kung anong app yon at kung paano mag-scan ng mga documents. Napaka-importante po nito sa pag-a-apply itong scanner na to, itong application na to. So, yun lang po ang gagamitin nyo. Pipicturean nyo lang, i-scan nyo lang, i-upload nyo lang at pak! Makikita nyo na agad sa inyong photo album. Ibali, ilalagay nyo na lang sa mga application nyo. Yan, makikita nyo. Napakadali lang. Isa-isa nyo kung ano yung mga kailangan ni Marina po, ilagay nyo po dyan. I-add nyo lang ng i-add. Select file nyo lang, add, select file, add, select file, add. Yun lang po ang gagawin nyo. Yan, bilisan na lang po natin ha. Bilisan na lang po natin. At pati yung mga stamps po, bumili po kayo ng stamps. Diyan lang sa mga malapit na post office po sa yan sa inyo. Ayan po, bili lang po kayo ng stamp. Tapos iscan nyo rin yan. 50 pesos po yan. Ay 25 pesos pero kailangan nyo ng dalawa. So 50 pesos po. Ewan ko lang po sa ibang post office. Ayan, tawag dito. Binalikan ko yung iba dahil chinecheck ko mabuti. Itong city of municipality ko na iinis ako. Bahala na ipapacheck ko mabuti rin sa Marina. Anyway, pag na-scan nyo na lahat, check nyo lahat mabuti bago nyo po ito i-submit sa Marina. Yan po, i-submit nyo pa na po. Check nyo mabuti. Tulad yan, merong yung city of municipality ko city of municipality ko. Medyo namamroblema ako dyan. At pag natapos nyo na lahat, na-check nyo na lahat, makita nyo dyan yung next. Ayan. Next nyo lang po. Pag okay na po ang lahat at makikita nyo dyan yung schedule nyo. Ayan. I-check lang po mabuti ang lahat ng ginawa nyo. Check nyo mabuti para ma-double check nyo kung tama lahat. And then submit. And then, boom! Okay na. Pero wag pa rin kayo masyadong kumpante. Siyempre, kailangan nyo muna puntahan to sa inyong email. Yung nilagay nyong email kanina. Kasi kailangan nyo ng confirmation kung lahat ng ginawa nyo ay tama at kinukonfirm nyo na. So, check nyo mabuti sa email ad nyo.
pag na-confirm nyo na, lalabas na dyan yung confirmation letter nyo na lahat yun ay okay na at makita nyo na yung schedule nyo, yung appointment nyo, kung anong oras kayo pupunta. At siyempre, huwag nyo rin kalimutan dalhin yung mga supporting documents, mga legal documents nyo na in-scan. Lalo na doon sa mga babae, kailangan nyo na marriage contract, kailangan nyo rin dalhin. So, ito pong yung sa Boneto Boy. Huwag nyo pong makalimutan na mag-subscribe sa aking channel and have a good day.